Let me first ask Mr. Wang Zuyen, the chairman of Pharmaceutical Corporation. Now, may I ask Mr. Wang? Now, let me ask you a question. Yeah, just for the record of this committee, Mr. Michael Yang, my next question is, when, how, and why did you become involved with Pharmaline? Nakapaglaro ka na ba ng Connect the Dots? Parang ganito ang ginagawa ng Kongreso sa pag-iimbestiga nito sa mga kahinahinalang transaksyon ng Pharmaline Pharmaceutical Corporation. Bagong kumpanya lang ang Pharmaline, inirehistro sa Securities and Exchange Commission noong Setyembre 2019. Pero ilang buwan lamang pagkarehistro, nakopo na agad nito ang pinakamalalaking kontrata ng pamahalaan sa pagsusupply ng gamit para sa pagtugon sa pandemya. Umaabot ang mga kontrata ng mahigit 8 bilyong piso. Ano-ano ang kahinahinala o mga red flag sa pagkapanalo ng Pharmaline sa mga kontratang ito? Napakaliit ng capital ng Pharmaline, pero ginawaran ng mga kontratang bilyong-bilyong pisong puhunan ang kailangan. Yung increase na 44,149% ay hindi po normal. Hindi po ito, sana po lahat ng kumpanya ganyan ang nangyayari, na sa maliit na puhunan ay malaki kagad ang kapital. At hindi ko po sinasabi na ito ay illegal o suspicious. Ang sinasabi lang natin, hindi po normal. Hindi po ordinaryo na nagkakaroon ng ganito kalaking increase. Online, makakabili ka ngayon ng 50 face masks sa halagang 60 pesos. Magkano ito ibinenta ng Pharmaline noong Abril 2020? Sa unang transaksyon, nag-deliver agad ng 500,000 face masks ang Pharmaline. 3 oras pagkatapos magtanong lang ang procurement service ng Department of Budget and Management kung magkano nito ibinebenta ang mga item. Parang grab delivery lang, sabi nga ni Senator Richard Gordon. Questionable rin ang mga taong nasa likod ng Pharmaline. Bakit tayo nakikipagnegosyo sa mga taong may warrant of arrest? Warrant of arrest pa nga sa ibang bansa. Aminado si Lau, posibleng naging pabaya siya sa paghahanap ng ibang supplier, kaya mas mahal ang nabili ng gobyerno noong 2020. Bakit naghanap pa sila ng middleman na kumita ng 284 million bilang komisyon? Wala nang pang gagalingan eh. At itong kumpanyang ito, uulitin ko lang, ang address nila ay isang condominium unit, isang kwarto diyan sa BGC. Yung address na yan ng kanilang opisina, yun din ang residential address ng kanilang chief executive officer at ng kanilang treasurer. At ngayon, wala na yan. Yung address nila ngayon, wala na. So, talagang misteryoso itong Pharmaline ito. Ano pa kaya ang matutuklasan ng mga investigador tungkol sa Pharmaline? Tumutok sa Rappler para sa patuloy na updates.